isa pong kababayan natin ang nakahukay ng Yamashita Treasure. Nagbahagi po ng video mga larawan kung papaano nila nakuha ang kayamanan na itinago po sa kabundukan ng Pilipinas. Kung saan ito, gaano kalalim, ano-anong mga nakuha na hukay na kayamanan, abangan po ninyo, ito po ang ating ibabahagi sa inyo. Latest po ito. Isang napakagandang araw po sa inyong lahat para po sa isang napakagandang topic natin pong ibabahagi sa inyo sa araw po na ito. Luzon, Visayas, Mindanao tayo na naman po ay magbabalik sa isang nakakamanghang topic tungkol po sa nakahukay, nakakuha ng kayamanan Yamashita Treasure. Bago lang, latest, no? Isa po sa ating kababayang nagbahagi, voluntaryong nag-share ng kanya pong mga video, larawan, sa kanila pong nakuhang Yamashita Treasure na natapos na nila yung kanilang mission sa kanila pong treasure site. At ibinahagi po niya ng voluntaryo ang kanila pong mga karanasan, mga videos, no, larawan kung papaano po nila na-recover, nakuha, nahukay, gaano kalalim, gaano ang ano ang distansya mula po sa mga sign markers bago po nila nakuha, nahukay ang gold bars, no? Ano-anong mga kayamanan pa bukod sa gold bars ang kanilang nahukay? Yan po ang ating ibabahagi sa inyong napakahalaga. Kaya tutukan po ninyo hanggang sa matapos ang video na ito sapagkat napaka-importante po ito sa paghahanap ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Yamashita Treasure Philippines, isang napakagandang balita nga po ang atin pong ibabahagi sa inyo ngayon. Tungkol nga po dito sa isang kababayan natin na Yamashita Treasure Hunter na voluntaryong ibinahagi po sa atin ang ilan po sa kanilang mga karanasan sa pag-recover ng Yamashita Treasure. Ibig sabihin, mission accomplished, no? Natapos na nila, nakuha na nila ang kayamanan at naisip po niyang ibahagi sa ating mga kababayan ang mga videos larawan sa kanila pong mga na-recover na kayamanan. At para po
ito ay makapagbigay ng inspirasyon, makapagbigay ng patunay, no? Sa ilan po sa ating mga kababayang Pilipino na nagsasabing kwento-kwento, haka-haka lang ang Yamashita Treasure kasi hindi nakakahukay at puro na lang sign ang naipapakita ng ilan po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter. Kaya ito ay magbigay sa atin ng aral ito pong kanilang mga karanasan na ibabahagi ngayon. Kaya umpisahan po natin ito. Ibabahagi natin sa inyo ang mga sign markers, saan nakuha, gaano kalalim, anong distansya mula po sa mga sign markers na kung saan nakarecover sila doon ng gold bars, mga kayamanan na iba't ibang klase. Ano-anong mga kayamanan ito? Isa-isahin po natin yan, mga ka-treasure hunter. So, umpisahan po natin kung saang lugar. Yan po lagi yan ang tinatanong natin, mga kababayan. Saang lugar yan? So, sa lugar naman ay confidential na banggitin natin yung mga eksaktong area for the safety po ng ating kababayan. At iniiwasan po natin banggitin din ang mga pangalan at ipapakita ang mga mukha sapagkat delikado po ang mga ganitong klaseng informasyon, no? Ito po ay for the safety sa ilan po sa ating mga kababayang nakakuha ng Yamashita Treasure. So, saan lugar, no? Ang lugar po na ito ay sa kabundukan ng Luzon. Saang kabundukan ng Luzon? Ito po ay nasa Infanta Quezon, no? Sa kabundukan po ng Infanta Quezon. Nakakuha, nakahukay sila ng legit Yamashita Treasure, no? May mga patunay, ito po ang mga patunay na hawak nila ay mga mapa. Mayroon po silang mga history na nakalap tungkol po sa area na yan. Doon po sa nakasulat sa papel na nakalagay ay nakalagay po na kanji letters, no, na nakasabing burial site, no, burial site, pinagbabaunan, may mga buto ng tao na nakuha, kasama na pala doon ang Yamashita Treasure, no. Ano-anong kayamanan kaya, no, ang nakuha? Maya-maya lamang ay atin pong isa-isahin yan. Unahin po muna natin itong mga sign markers. Marami silang nakuha bago ang lahat, bago natin isa-isahin yung mga nakuha ng mga gamit, ay unahin muna natin yung sign markers, no? Ang mga sign markers na nakuha ay nakita, ayun nga pong mga X, no? Parang plus, no? Na naka-design sa bato. So, divided treasures, no? Treasure in water, yun po ang mga kahulugan yan sa Yamashita Treasure. At mayroon silang nakitang napakalaking centennial na baliti. Then, mayroong bato na may nakaukit na dot na triangle. At yung sinasabi ng triangle na dot ay pinapahanap yung triangular position na mga puno or mga bato. So, nahanap nila yon yung triangular na mga punong kawayan. So, nag-umpisa sila doon sa may triangular na mga punong kawayan, hinukay nila yung gitna. Napakarami nilang na-encounter doon na mga sign, markers, no? Mga kalatandaan. Muntik na silang sumuko, wala daw doon, wala doon ang treasure sa may gitna ng nakatriangular na nakawayan. So, sa pagpupursigi ng atin pong ka-treasure hunter ay hindi sila gumive up, no? Muntik na silang gumive up, naisipan na nilang gumive up, pero bago mag-give up ay naisipan nila, last option nila yung pagkuha ng high-tech na scanner. So, gumastos sila ng napakalaki. At yak, may financier sila na may pera din. At nirintahan nila yon, inupahan nila yung scanner na yon na daang-daang libo ang binayad. Di lang natin alam.
basta sobra sa 100,000 ang naibayad nila sa upa. Plus may porsyento pa ang scanner na yon. So na-scan nila yung lugar, nakita, no, ang posibleng pinaglalagyan ng Yamashita Treasure, no. Pero hindi pa nagtapos doon, hindi pa natukoy kasi hiwa-hiwala yung detection, no. Ang nakapagbigay talaga ng daan para matukoy nila ayon po sa ating ka-treasure hunter, ayon pong nukta, no, yung metal detector. Napakalayo ng distansya po mula sa triangle na punong kawayan ay nagdistansya pa ng 50 meters mula sa triangle na sign. So tama po yung analysis natin na kapag naka-triangle 40 to 50 meters, no, sa right side, no, mula sa silangan, no, north south, sa right side po kapag ka nakatayo tayo north south sa silangan, sa right side. Kapag south-north naman, left side. So, 50 meters pala, no? Ayon po sa ating kababayang nakakuha, ang distansya ay 50 meters. So, gaano kalalim? Ang lalim ay 120 feet. So, medyo malalim. Anong kulay ang pinaglagyan? Although nahalo daw ito sa lupa, no, wala ng kahon, pero ang kahon daw ay nabulok, kahoy. So kahoy yung box, no, may mga nakukuhang mga pira-piraso. At ito nga ay nakahalo lang sa putik clay na kulay gray, no, gray color na dark gray. At poisonous po yun, no, mabaho, malansa. So sinabunan nila 2 days, pinasingaw bago nila kinuha yung gold bars, no? So napakaganda kasi 352 gold bars na 12.5 kilos, no? Standard, no? 12.5 kilograms. Multiply natin sa tinatawag na 352, no? Times 12.5. So mga kulang-kulang po na 4,000 kilo o 4 tons ang kanila pong nakuha na gold bars. At bukod po sa gold bars, no, na-recover din nila ang ilan po sa mga uncut precious gemstones, mga meteorites, no. Napaasay na nila ito kay Jewel doon po sa gemologist na pinupuntahan po ni Jessica Suho. At positive nga po itong kanila pong nakuhang mga precious uncut gems, no? Bukod sa mga precious uncut gems, mga diamonds, ay mayroon pa silang nakuhang mga gamit, no? Mga kutsara, tinidor na silver, napakarami. At gold coins, no? Gold coins, kumpleto. Marami silang nakuha na pinaghati-hatian ng grupo. Bukod dyan, ay ang pinakamalaki dyan ay ang Buddha, no? Na nakita natin, baka pares ito sa nakuha po ni Rogelio Rogerojas, na babae ito, eh. Itong nakuha nila, babaeng Golden Buddha, no? Napakaganda po ang babaeng Golden Buddha na ito, na legit talaga. Makikita natin sa litrato na hindi lang kinuha ito kung saan-saan. Hinawakan pa ito. Although hindi nila pinapakita yung talagang eksaktong video, no, kasi for the safety na lang, saka yung pag-recover talaga ng sobrang aktual, sapagkat napakadelikado po talaga, ayaw daw ng mga kasamahan nilang i-expose talaga yon. At delikado ang buhay ng mga kababayan natin kapag natukoy sila sa mga ganyang klaseng mga kayamanan po ng mga Japanese Imperial Army. Marami po kasing nag-uunahan dyan. So, yun nga, kumpleto po ang nakuha nila, no? At nagbahagi po siya, isinir po niya ang mga videos, mga larawan, no? Ng ilan po sa mga na-recover nila na artifacts,
ilan po sa mga video ng kanila pong ipinapakitang mga sign markers, no? Although hindi po ito kumpleto, pwede pong may part 2 ito sapagkat ipapadala pa niya yung mga videos sa paghugot po ng mga gold bars, no? So ito po ay part 1 lang at abangan po ninyo ang part 2 nito sapagkat pwede pong may mga videos pa na actual na hinuhugo talaga yung gold bars. Ang naipakita lang natin yung mga litrato, mga konting videos, no, na magbigay ng hint na legit ito. So pinag-iisipan pa ng ilan po sa mga kasamahan nila kung isirba ito o hindi sapagkat napakadelikado nga. Ilan po sa ating mga kababayan ay hindi nga po pumapayag na ishare ito. Napakaswerte po natin na naibahagi po ito sa atin, na ishare kung gaano kalalim, anong distansya, no, medyo malayo pala, malawak pala ang ginawa ng mga Japanese Imperial Army. At take note, walang sign na, walang sign markers doon po sa pinagkukuhanan ng mismong mga gold bars. Wala tayong makikitang mga palatandaan, mga sign markers. Ang sign markers doon lang pala yun sa pintuan. Nandoon po yung traps, nandoon ang wire, nandoon ang bumba, nandoon lahat ang mga sign markers na nagtuturo sa maling direksyon, no? Mga maling direksyon yung mga tinuturo ng mga sign markers. Puro pang pahirap lang pala yun. Wala palang sign, walang markers, malayo, 50 meters away mula po doon sa mga nagkumpulang mga marker sign. So palatandaan lang na may ibinaon. Napakatalino, napakagulang ng mga Japanese Imperial Army. Kaya marami po sa atin ang naubusan ng pira sapagkat wala palang markers, malayo pala ang distansya, no? Kaya kung wala kang bakho, manumano ay talagang suntok sa buwan. So inupinkat nila lahat yun, binakho talaga ang lahat po ng kapaligiran. So bukod pa sa bakho, nakatulong doon ang metal detector na kanila pong mga dala-dala sapagkat naalis na nila yung mga cover. Wala pong mga nakalagay na mga uling, wala. Gray, no? Gray na clay, no? Hindi rin ganun katigas, tama-tama lang, no? Gilid ng sapa, may tubig, no? Tama po yung X eh, na, yung cross na sign, may tubig. Yun po ang ibig sabihin sa Yamashita Treasure Code, no? In water, so tabi siya ng sapa or creek. Doon na recover. So medyo distansya ng 50 meters nga ayon sa nakakuha mula doon sa sign markers. 120 feet ang lalim. So medyo may kalaliman. So malapit na nga sila daw gumive up, no? So ipapakita po natin sa inyo ang ilan po sa mga video na na-share nila. Ano-ano po ang kanilang na-recover at ano ang kanilang mga ginawa doon po sa paghanap ng Yamashita Treasure. Kaya panoorin po ninyo itong video nila. Ang kailangan natin dito, King, yung 10 meters na surrounding, yun ang anuhan natin. Kailangan makuha natin yung ano yun, kailan mo, tatlong X. Ayan o. Dito ako sa malayo para kuha. Ayan, tatlong X, ang laking X o. Ang laking X. Pandali lang, King. Ibig sabihin niya. One. Ito pangalawa. Ito yung pangalawa. Hindi, ito yung unang X. Kasi ito buhay na bato eh. So, oh, yan yung pangatlo. Yun. Yun yung nagre-represent nung anong yun. Buno dun. So, one. Yung malaki. Pangalawa. Yun na dyan. Pangatlo ito. So, ibig sabihin niya, yung 10 meters away. Yung radius niya. Hindi natin alam kung doon. Basta nakapaikot siya 10 meters away. Okay. Ang ganda ng pagka-X. Buhay na buhay. Ayan siya. Ayan, para mga talagmites. Dito na rin tayo, guys, mag-kubo dito sa area na ito. Sa gilid niya. Diyan. Pwede yan. Bali, binakuran ko na yan, mga guys. Hindi tayo basta-basta rin makikita yan. Tago yung area. Hanggang doon sa kabila. May harang na yan. Sipad. Sipatin naman natin kung ano ba ang pinapakita. No? Ayan din po. Makikita niyo sa laptop nila. Okay. Siya. Sure.
So ngayon papasok po kami sa sa possible na tunnel. Ang ganda ng ano nyo. Utay-utay lang, dahan-dahan lang. Yan yung tunnel, oh. Yan yung ilalim na yan. Plato, okay? Ayan siya, oh. Buo pa. Dito sa may... Basta, ito na yon. Yung currently kinukuhan ni Kuya Gaw, aka Kuya Luis. Ayan, may nakita kaming takip ng parang... Anong tawag dito? Takip ng... Container? Takip siya ng container along with the buto, plato, palayok. Pero tinanggal muna namin tong bato na to bago kami nakapag-clear sa area. Hindi natin kaya to. Hindi. Buksan eh. Di ba? Ano yung nakonsulat sa gilid is 17, dali lang ha. Ito meron dito. 16, ay hindi. Ayun o, nakalagay. 7192-66 tapos 16 02. Tapos may Japanese sa gitna ito. 166. Kapatin niya ako. Guys, may nakita na kaming chamber dito. Lalim sa bro. Ito sobrang lalim. Ikaw, kung paano ang diskarte mo? Hindi, yun ang gano'n ang ginano ko eh. Okay pa, kung hindi ito ang lalim o gano'n pa. Hindi ko alam sa'yo. Basta yan na yan, palamit na. Dyan sa lumalim ka dapat dyan, sa tapat ng ilaw na yan. Oo, wala dito. Depende sa size ng galaw mo na yan eh. Ito, hindi mo tatanggalin mo? Tinatanong niya sir kung hanggang saan niyo. Sabi ko, basta dapat palalim na dyan sa area na yan. Yan. Yeah, pwedeng pantayan yan? Dapat mapantayan sir eh, kasi doon sa tapat ng ilaw eh, na sinukat namin. Hindi, bukas na yan. Mapantayan yan, di ba? Okay ka pa. Okay lang daw nil, basta bukas na daw pantayin. Okay. Ano? Ito, bakasan pa to. Hindi, bukas na daw. Basta maglalim na lang daw muna. Lalim na lang daw muna. Bukas na lang tayo mag-ano, adjust. Bukas na lang yan. Thank you.
Better ang nagtuto eh. Hindi mo na kailangan kalas-kalasin ano. Yapos lang kailangan. Tsaka sir, ang lakas talaga ng ano, na equipment sir. Grabe ang galaw, ano? Okay lang daw hila, wag lang... Wag lang buhat, oh. Hindi, nakaharang. Kasalukuyan po kami naghuhukay tapos po nakakuha pa kami ng wire. Sumpo natin. Ayan, may wire siya. Guho talaga ng guho. Hirap. Paulit-ulit. Kailangan talaga baklasin itong area na ito. Para walang takot. Mission accomplished today. Ang daming nagawa. Ang team nakagawa pa ng landscape. Doon. Kitang-kita na yung korte ng box. Kinis eh. Konting luwag lang para maganda do ko. Ganito ang legit na ano. Pag-gold. Ayan, ang legit. Yung hilat siya niya, magasbang. Ayan sir, yung item natin. Hindi siya sir ano eh, hindi siya ano, meron siyang mga parang ano na eh, damage eh. Ito mga 12kg to 12.5 pataas. Sabi mo sir na pirapiresuhin, meron na ako noon, meron na akong pambenta. Actually nakapagbenta na nga ako.